nakikita ko dyan. Una, bakunahan natin sila habang nandito sila sa Pilipinas so they can go back. Marami dito, let's say, mga nagtatrabaho sa mga seafarers natin, nagtatrabaho sa mga ships or nagtatrabaho sa mga hotels sa abroad. Marami sa mga ganitong negosyo bumabalik na pa konti-konti. Babalik rin sila no, sa kanilang trabaho. But make sure na bakunado sila. Kung hindi, hindi sila pa sasampahin ng barko o hindi sila pabalikin doon. So first, i-vaccinate natin sila. Second, temporary assistance. Marami dito ay maiwan for, let's say, 2 or 3 months sa Pilipinas. Enrollment season ngayon. No? So, importante mayroon silang panggastos para ma-enroll yung kanilang mga anak o mabilan ng gamit. So, temporary assistance importante rin. Yes, so, kailangan talaga. No? I-anticipate na natin na mayroong ganitong mga babalik na mga OFWs. Very uncertain ngayon ang global economy. Meron talaga mga negosyo na tinamaan. For example, tourism. No? Kaninang example ko on the cruise ships, marami nakapark na yun sa Florida, sa iba pa. Wala silang pangangailangan ngayon para sa mga seafarers or sa mga nagtatrabaho sa barko. So, importante na meron tayong support na ibibigay kahit na temporary para makaraos sila at the time comes, makakabalik sila.